Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay ipinagdiriwang ng inang simbahan ang paggunita sa kalinis-linisang puso ni Maria, ang ina ng ating mahal na Panginoong Jesus, kasunod ng pagdiriwang ng kanyang kabanal-banalang puso kahapon. Ito rin ay misa ng kagalingan, kaya't hilingin natin sa Panginoon sa pamamagitan ng mahal na Birhen at ng Santo Padre Pio ang kagalingan para sa lahat ng ating mga karamdaman sa ating isip, diwa, kaluluwa at pangangatawan. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan, lalo't sina Mariel at Marian Abu at ng mga anibersaryo sa araw na ito. Gayun din ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman. At para din sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga yumao, lalo tigit ang kaluluwa ni Ari Felis. Natatanging panalangin para kay Tita Virgie Cano at kay John Leonard. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan, sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Itong lahi ng aking bayan ay makikilala sa lahat ng bansa. Pati anak nila'y makikilala rin sa gitna ng madla. Sila'y kikilanling anak ng Panginoon saan man makita, at tatawaging bayang pinagpala, hinirang ng Panginoon. At ang Jerusalem, sa ginawang ito'y pawang malulugod,
Anaki dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak natutubo at sisibol. Gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ng aking mga kaaway sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog nagsilang ng mga anak at ang maraming supling ay salungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo, poon, ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Napadadakila ninyo kahit ang pinakaaba. Mahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Mayahanay ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo. Nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin?"
Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Sumagot siya, bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama? Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito'y iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo't higit ang mga kababayan natin mula sa iba't ibang bansa. Ano pong laman ng inyong puso? Anong laman ng inyong puso ngayon? Kayo ba ay may galit ngayon sa inyong puso? Dahil matagal magbihis ang inyong asawa, dapat alas 7 misa ang habol ninyo. Sa tagal mag-makeup yan, alas 9 nang inabot ninyo. Kayo ba ay may dinadamdam? Dahil medyo nahihirapan na kayo sa pag-aalaga ng inyong mga anak na pasaway, medyo nahihirapan na kayo sa pag-aalaga ng inyong mga may sakit, so minsan kayo nagdadamdam na anong laman ng inyong puso? O kayo ba ay nagpapasalamat, natutuwa ang inyong puso ngayon dahil sa biyayang ipinagkaloob sa inyo sa wakas, sinagot na ako ng aking girlfriend. Sa wakas, nakapasa na ako. Sa wakas, kinakausap na rin ako ng aking kumare. Anong laman ng inyong puso? Natatakot ba kayo? Tagal ko nang may sakit. Parang ganito na yata ako habang buhay. Nangangamba ba kayo? Anong laman ng ating puso? Ngayon po'y pagdiriwang ng kalinis-linisang puso ni Maria. At anong laman ng puso ni Maria? Iisa ang laman ng puso ni Maria. Si Jesus. Wala nang iba. Kaya kung gusto ninyong pumunta kay Jesus, dumaan kayo kay Maria. Tingnan nyo kayong mga nanliligaw. Diga? Nanliligaw kayo. Pero ang dala ninyo'y chocolate para sa ina ng inyong nililigawan. O halimbawa, may gusto kayong hingin pabor sa munisipyo. Tingnan nyo ang dala ninyo. May dala kayong prutas sa administrator para kay mayor. O may gusto kayong ipagpaalam sa inyong tatay na pupuntahan. Kayo ay barkadahang pupunta ng Palawan. O kayo na kayo pupunta sa inyong ina. Sapagkat maraming pagkakataon, hindi man lahat, na ang laman ng puso ng mga ina ang kanyang mga anak. Hindi ko sinasabing sa lahat ng pagkakataon. Dahil meron ding mga pagkakataon ang laman ng puso ng mga ama ang kanilang mga anak. Anong gusto kong sabihin sa inyo? Ang laman ng puso ng isang nagmamahal ay di yung kanyang minamahal. Bakit nyo ilalaman sa inyong puso ang inyong mga tsismosang kapitbahay? Bakit nyo ilalaman sa inyong puso ang inyong pakialamerang benan? E di kaya ilalagay nyo din ang inyong mga mahal sa buhay? Kaya mahalaga kung sino ang laman ng ating puso. Dahil ang pagmamahal laging nagbubukal sa puso. At kung sinong iyong minamahal, yun ang laman ng puso.
Yun ang pagdiriwa ngayon. Si Maria. Ito naman ho yun na ikukwento ko lagi, lalo pag Pasko. Oh, hindi naman Pasko ngayon, ikukwento ko uli. Ano, may bata na may request kay Jesus. Ang gusto niya ay bisikleta para sa Pasko. Kasi matagal niya gusto magkaroon ng bisikleta. Kaya nung nagsimula ang simbang gabi, yun ang dasal niya, Panginoon, gusto ko ng bisikleta sa Pasko. Ay 18 na ng Disyembre, wala pang bisikleta. A-20 na. A-23 na, wala pa rin bisikleta. Kaya nung gabi ng December 23, nagpunta siya sa kanilang bilen, sa Sabsaban. Meron silang maliit na bilen sa bahay. Kinuha niya si Jesus sa Sabsaban at itinago niya sa ilalim ng kanyang unan. Tapos bumalik siya sa Sabsaban, nag-iwan siya ng maliit na sulat. Ang sabi sa sulat, Mama Mary, kung gusto niyo pa pong makitang buhay ang inyong anak sa Pasko, ibibigay niyo sa akin ng bisikleta. Kapag may gusto kang hingin sa Panginoon, dumaan ka sa mahal na ina. Sapagkat pag pumunta ka kay Maria, wala siyang ibang pagdadalhan sa iyo, kundi si Jesus. Hindi ka pwedeng dalhin ni Maria sa kanyang sarili. Hindi ganoon ang mahal na birhen. Ang lahat ng kanyang ginagawa ay para sa kanyang minamahal, si Jesus. Kaya nga, huwag kayong matatakot kapag kayo nagdadasal ng rosaryo sa mahal na ina. Sabi ng ating mga kapatid sa ibang pananampalataya, bakit nyo sinasamba ang babaeng iyan? Hindi natin sinasamba si Maria. Naniniwala lamang tayo na pag lumapit ka kay Maria, sigalpot ka na papunta kay Jesus. Dahil si Maria, walang ibang pagdadalhan sa iyo, kundi si Jesus. Kaya huwag kang matakot magmahal kay Maria. Huwag kang matakot manindigan at magdasal kay Maria. Dahil kapag ka pinararangalan mo si Maria, siguradong pinararangalan mo si Jesus. Tingnan ninyo ang puso ni Jesus at ni Maria. Hindi pwedeng paghiwalayin. May natatanging parehas sa puso ng dalawang ito. Alam nyo kung ano? Parehas ang dalawang pusong ito, sugatan. Si Jesus, ang puso, may koronang tinig. Si Maria, ang puso, may nakatarak na balaraw. Bakit? Mapapatunayan mo lamang na nagmamahal ka kapag ka nahihirapan ka. Yung kahit ayaw mo nang alagaan ng iyong mga may sakit dahil napakaligalig, di ka, yung mga may sakit na yan, pag pinakakain mo lagi, ang sasabihin sa'yo, huwag mo akong intindihin, kaya ko. Pag hindi mo pinakain, sasabihin sa'yo, mo ako pinababayaan. Walang magaling pagka may sakit. Laging yung nag-aalaga ang masama. Kaya sa gabi, napapaiyak ka na laang, hirap ka na, pero bukas, aalagaan mo uli. Yun ang nagmamahal. Ang inyong mga asawa, lasing na lagi pag nauwi. Lagi ng amoy alak. Pero ipaghahayin mo pa rin. Kahit padabog. Yan ika, kain na ikaw. Yun ang pagmamahal. Ang iyong mga anak, umaga na nauwi. Alas tres na ng madaling araw ay wala pa. Hindi mo alam kung nasaan. Niho, niha, wala man lamang chat. Kung buhay pa, alalang alala ka. Pero pag uwi, ipagbubukas mo rin ang pinto. Tapos bukas, magtatrabaho ka uli para sa iyong mga anak. Yun ang pagmamahal. Ang nagmamahal, handang masugatan ang puso. Ang nagmamahal, handang mahirapan para sa minamahal. Kaya gusto ninyong malaman kung kayo ay nagmamahal?
ang mga nagmamahal yung maraming problema, yung maraming utang, yung hindi alam kung saan kukuha ng pantuition, saan kukuha ng pambaon ng anak, pero pipilit mangutang. Bakit? Mahal mo eh. Ganon si Maria. At ganon si Maria sa ating lahat. Marami sa atin dito'y may sakit. Kaya tayo naririto ay dahil gusto nating gumaling. Si Padre Pio hindi nagpapagaling. Si Maria hindi rin nagpapagaling. Iisa po ang nagpapagaling. Si Jesus. Kaya paglapit mo kay Padre Pio, iisa naman ang laman ng puso niyan, si Jesus. At pag lumapit ka kay Padre Pio, dadalhin ka niya kay Jesus. Si Maria, paglapit mo sa kanya, si Jesus din ang laman niyan. Kaya ang magandang tanong sa atin ngayon, sino ang laman ng inyong puso? Sana si Jesus. At kapag ka si Jesus ang laman ng ating puso, kaya nating mapagtiisan ang mga problema. Kaya nating batahin ang mga sakit at mga pinagdadaanan. Kaya natin ang lahat ng bagay, dahil pag si Jesus ang nasa iyong puso, puno ka ng pagmamahal. Sa banal na misang ito, habang pinararangalan ang kalinis-linis ang puso ni Maria, hilingin niyo po kay Jesus na tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Sabihin niyo, Panginoon, manahan ka sa aking puso upang sa kabila ng lahat ng problema, pinagdadaanan, mga suliranin at mga alalahanin, patuloy na ikaw ang mamayanis sa aking puso nang ang lahat ng aking pinagdadaanan mabuhat ko sa ngalan ng pagmamahal. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iluwal ni Maria, nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupurit nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Tanggapin mo ang alak ng pag-ultip
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat ay luluhod. Ngayon pong paggunita kay Maria, ating itatalaga ang ating bansa sa kanyang kalinis-linisang puso. Tayo pong lahat para sa panalangin. Dumudulog kami sa iyong pagkalinga, mahal na Ina ng Diyos. Habang sinasambit namin ang bawat kataga ng awiting ito, na daang taon ng dinarasal ng simbahan ni Kristo, humaharap kami sa iyo, aming kalinis-linisang Ina. Kami na bumubuo ng katawan ni Kristo sa bayang ito, ay naghahayag ng aming pagtatalaga at paghahabilin, kung saan napapaloob, una sa lahat, ang pag-asa at agam-agam ng sambayan ng Pilipino sa kasalukuyan. O Ina ng sambayan ng nagagalak na tawaging Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria, batid mo ang lahat ng aming mga pagdurusa at pag-asa. Natatanto mo bilang Ina ang mga tunggalian sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, ng liwanag at kadiliman, na ngayon ay hinaharap ng daigdig. O Ina ng aming bansa, dinggin mo ang aming hibik, natahasan naming inihahatid sa iyo, bunsod ng banal na Espiritu. Yakapin mo ng may pagmamahal ng Ina at lingkod ng Panginoon ang aming sambayanan at bansa na ngayon ay pinagkakatiwala at itinatalaga namin sa iyo. Dahil hangad namin sa bawat isa at sa buong sambayanan ang isang mabuting buhay sa kasalukuyan at ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan. Dumudulog kami sa iyong pagkalinga, mahal na Ina ng Diyos. Huwag mo nawang tanggihan ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. Mahal naming Ina, itinatalaga at ipinagkakatiwala namin ang aming sarili, ang aming pamilya, ang aming bayan, ang aming arsidiosisi sa iyong mapagmahal at kalinis-linisang puso. Mula sa pagkamuhi, karahasan, mga paglalaban-labang maghahati at sumisira sa aming bayan, ipag-adya mo kami. Mula sa paglabag sa buhay ng tao, lalo na sa buhay sa sinapupunan, ipag-adya mo kami. Mula sa paglapastangan sa karangalan ng mga anak ng Diyos, ipag-adya mo kami. Mula sa lahat ng uri ng kawalan ng katarungan sa lipunan, ipag-adya mo kami. Mula sa kahandaang labagin ang mga utos ng Diyos, ipag-adya mo kami. Mula sa kawalan ng pangunawa sa mabuti at masama, ipag-adya mo kami. Mula sa kasalanan laban sa banal na Espiritu, ipag-adya mo kami. Hibik nami pakinggan, O mahal na Ina ng Kristo, lakip nito ang aming pag-asa at mga pasanin, ang mga paghihirap ng bawat isa at ng buong bayan. Ipakita mong muli sa kasaysayan namin bilang isang bayan, ang walang hanggang kapangyarihan ng pagliligtas at kapangyarihan ng maawaing pag-ibig. Puksainawa nito ang kapangyarihan at kasalanan at kasamaan sa amin. Papanibaguhin nawa nito ang kalooban at budhi ng bawat isa. O Maria, Ina ni Jesus at aming Ina, ikaw ang aming buhay, aming katamisan at aming pag-asa. Amen. Kayo po'y magsiupo para sa ilang paalaala. Una, sa inyong pagbisita sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan
ang inyong mga personal na gamit, hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating simbahan, may makikita kayong mga QR code. Pakiscan po at pakilagay ng ilang hinihinging detalye tulong sa documentation program at alaala ng inyong pagbisita upang maisaayos ang datos ng mga pilgrims at devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act ng 2012, iingatan namin ang inyong mga private information. Ang inyong support ay malaking tulong sa pagtatagumpay ng proyektong ito. Ang ating sunod na misa, mamayang alas 12 ng tanghali, inaasahan namin inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Pagkatapos po ng huling pagbabasbas, isusunod kaagad natin ang liturhiya ng pagpapagaling tuwing araw ng Sabado na may pagbabasbas ng banal na tubig. Muli po kayong magsitayo. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, umayo kayong mapayapa, tulad ni Maria, maging laman ng puso si Kristo. Salamat sa Diyos. Atin pong aawitin ang awit kay Padre Pio habang ipinapasok ang kanyang relikya. Pagmimisa pagkat sa kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin umasa at huwag mangamba, ang lagi ko palaala. Palakpakan po natin si Padre Pio. Simulan po natin ang ating pangsabadong liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng tubig. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit, ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ng mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at mga pinagdadaanan. Tayo pong lahat para sa panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis.
Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman. At ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan. At kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Amang bukal ng lahat ng pagpapala at kagalingan. Hipuin ang iyong mapagpagaling na kamay kaming lahat na naririto upang ang mga sakit sa aming isipan, damdamin, puso, kaluluwa at katawan ay maibsan ayon sa iyong kalooban. Kami po'y nananalangin na sa pamamagitan ng makapangyarihang pamamagitan ng mahal na ina ngayong ipinagdiriwang ang kanyang kalinis-linisang puso at sa panalangin ng aming mahal na patrong Santo Padre Pio, pagkakalooban kami ng kagaling ang aming hinahangad. Hipuin mo ang lahat ng bahagi ng aming katawan na may karamdaman ngayon, upang sa pamamagitan nito, kami magkaroon ng lakas upang muling makabalik ng paglilingkod sa iyo. Gayun din, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga katrabaho na wala dito at hindi makapunta dahil sa kanilang mga iniindang sakit, sila rin po'y iyong pagpalain at pagalingin. Nawa po, sa pamamagitan ng aming pananampalataya at matimiyas na pananalangin sa iyo, buong pag-asa at pagtitiwala kaming dumudulog na kami pagkakalooban mo ng kagaling ang aming hinahangad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ngayon po'y gagawin natin ang pagbabasbas ng relikya ni Santo Padre Pio. Habang iginagawad ang pagbabasbas, patuloy kayong mananalangin ng tahimik upang ang kagalingan ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio ay ating makamit. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin, inyo rin pong hahawakan ang inyong mga nais babasbasan upang ang lahat ng ito'y magkamit ng awa at biyaya. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, mga miracle oil, mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Para po sa mga nagnanais pang mag-alay ng bulaklak kay Padre Pio, may mga available po tayong rosas sa paligid ng simbahan, puti para sa pagpapasalamat at pula para sa kahilingan. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.